So, doon sa nagtatanong, yung nag-comment, kung posibilidad bang masira ang board during umikot ito ng mabilis. Yan, tinamaan ng malakas na hangin or bumabagyo. Ayan, so sasagutin natin dito. Okay, mga ka-technician. So, dito ulit tayo. So, ito pala, dumating na yung order ng ano to, Mitsubishi. So, ito yung pan-motor, yung inilabas natin nung nakaraan. Doon sa video, yung Mitsubishi Heaven Dust 3. So, nailabas ko na ito na siraan pan-motor. So, dumating na yung pan-motor. Continuation na lang doon sa ating ginawang video nung nakaraan. And, ayan. So, siraan pan-motor niya. And, nagka-problema din yung ating pinaka mainboard. Ayan. So, tinanggal ko na mga tornilyo nito. Ayan, so shorted, hindi nila maka-under ang compressor dahil tanggal na to eh. Yan. Tanggalin ko lang. Ayan. So, hindi nila napa-under ang unit dahil hindi nila na-check na defective ang ating pan-motor. Ayan, so sa ganito, pag nakita nyo na nagka-abiriya kayo doon sa inyong board or hindi umandar ang board. So, i-check nyo na lang muna yung ating pan motor. Ayan, o, tanggalin nyo yung pan blade and i-manual nyo ikutin kung pre-wheel siya or maluwag. So, maaring normal pa siya. Kasi DC pan motor to, hindi nyo ito basta machi-check sa tester. Pero kung nakita nyo katulad nito, matigas siya. Ikutin. Pero kung nakakabit yung ating pan blade, kasi ayan, kasi maluwag siya. Ayan. So, kala nyo normal, maayos yung pan dahil napapaikot nyo. Pero pag tinanggal nyo yung pan blade, matigas siya. Ayan. Okay. So, bago ko umpisahan or palitan ito, may i-discuss lang ako sa inyo. And sasagutin din natin yung... Teka, may comment si Paring Bong eh. Yun, sasagutin na rin natin yung mga question or yung mga tanong doon sa ating comment section. So, hindi ko kasi nasasagot lahat dahil nako napakahina. Kami biniyayaan ng napakahinang signal ng internet dito sa aming bodega. Ayan, kaya hindi ko minsan nababasa yung mga comment saka yung mga message. And sobrang dami na din ang pumasok na message. So, hindi ko po nasasagot lahat. Kaya pasensya na po. Ayan. So, yung ibang tanong doon, sasagutin na lang natin dito. Napabasa ko naman yung ibang comment. And merong tanong doon na nasisira ba daw yung board during na bumabagyo. Okay, so papaliwanag natin. Ilipat lang ako sa lamesa. So, ayan. Ipuno yung aking whiteboard. Ito yung nilabas natin yung nakaraan, yung 3-phase. Pwede pala siyang gamitin sa single phase. Ayan, kaya lang sa kasawi ang palad, umandar na yung board na ito yung nilabas namin nung nakaraan. Kaya lang, hindi nila na-check yung compressor pala nila defective. So, pinutok yung IPM IC. Yun, yung isang masakit. So, iti-check ko pa. Kaya yung compressor, nandun. Ayan, ha. Ito, pakita mo sa kanila. Yun, yung compressor, binaklas nila. Ayan. Okay na yan. And yun yung board nila. Nandun, natakpan ng styro. Ayan. So, bumigay yung ano, yung board dahil bumigay yung IPM IC. Pumutok. Ayan. So, ito pala yung ipapakita natin and para masagot natin yung question na sinasabi nila and yung tanong ni Paring Bong, baka daw i-design yung pan motor kaya hindi umaandar yung compressor dahil protection to compressor. Okay. So, yung protect niyan kasi, ang protection na ginagamit niya is a sensor. And pag sinabi nating IPM, automatic may protect siya to compressor. Ayan. Kung umandar si compressor and nag-overheat, automatic magsha-shut off siya. Ayan. So, hindi sa pan motor. So, connected din si pan motor kasi ang pagkakalam ni Paring Bong, doon sa design ng ganitong unit, eh, yung mga conventional or yung mga dating aircon na tinatawag nating basic aircon. So, yung basic aircon, kapag hindi umandar ang pan, so, magpo-protect siya o masisira, maaaring masira ang compressor.
Sa inverter, magkaiba siya. Ang protect niya, nanggagaling sa IPM or sa system natin. And may mga sensor siya na nasisense niya kung mainit, ika-cut off niya or magsha-shutdown. Hindi protection doon sa pan. Okay? So, okay na, parin bong. Nasagot na natin, ha? And, eto yung design ng ginaganon natin. Yung main power supply kasi niyan. Teka, drawing ko na lang, ha? Capacitor, ha? Ayan. So, ito yung positive. Ito ang negative. Okay. Capacitor na lang, ha? Mamaya, ipapakita natin yan doon. And yung supply ng ating isolated power supply. Bakit ubos na ang laman nito? Pinaglaruan eh. Pinaglaruan ng mabait kong anak. So, yung supply ng ating 15. Kita yung 15. 12. And 5 volts. Yan. So, ito yung main power ha. Ito. Yung may capacitor na itong dinrawing ko. Positive and negative. Main power supply. Ito yung isolated power supply ng 15, 12, and 5 natin. So, ang pan motor natin, yun. Motor. Pan. Ko, nakihingalo ang aking whiteboard. Ginamit ng mabait kong anak. Yung supply niya, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 310, ha? Ito yung paan ng 310. Ito yung ground or negative supply. Ito yung 15 volts. So, yung 15 volts na ito, direct na kinuha niya dito. Okay. So, yung 310, dumaan lang ng isang fuse, naka-direct na rin dun sa positive natin. And ito yung negative. Okay. So, ganyan niya i-design yung board. 15 volts, naka-direct na doon. So, ang 15 volts natin, ginamit pa rin ang IPM natin. Yun. IPM, yan yung supply ng compressor, ha? 15 volts, dito niya kinuha. Yung supply ng pan, doon niya rin kinuha yung 15 volts. And yung main power supply natin, dumaan lang ng isang fuse, dumiretso na doon sa pan motor. Ayan. Ngayon, sasagutin natin, kapag itong DC pan motor natin, kapag umandar, pwede ba daw masira ang board? Yan. So, sasagutin natin doon, papakita natin sa inyo. Okay. So, medyo malinaw na ito. Pangit lang ng drawing ko. So, main power supply, pumunta sa pan motor. 15 volts, pumunta sa pan motor, pumunta sa IPM. Okay, yung tatlo na yon ang pinuntahan. Yan, umiikot siya. Okay? So, kapag umandar yung pan, ano kayang mangyayari? During umiikot, or tinamaan ng malakas na hangin, ano mangyayari sa board? Okay, so ipapakita ako doon na, babalik ako. Ayan, so dito tayo, bubuksan ko lang. Wait lang. Yun. So ito, didiscuss natin. Papakita ako sa inyo. Okay. Mag-ground ah. Yung dinrawing kong capacitor kanina na malaki, ito yung main ha. Yan. Ulitin nga natin ang maganda. Para maliwanag. So permanent pala. Yan. Ito. So ito 'yan ha, yung capacitor na ito. Teka, titihaya natin para makita niya. Yung nakatanggal. Yun, ito. Yung malalaking capacitor na yan. Oh. Yan. So, yan yung main power supply natin. Okay. Yan yung main. Doon kinuha niya yung 310, ha? Yung 15 volts natin. Ako, iwan ko kung masisilip nyo, ha? Ito, oh. Yun. Dumaan ng chopper. Ito yan. Yun. Tatitihaya ko ulit, ha? And yung terminal ng ating pan. Ito. Yun. Kita.
dito sa ibabaw tayo. Ito yung supply. Testerin natin para makita. We're sure. Ito, buzzer na lang ha. Okay. So ito yung terminal ng main, yung 310. Ito yung fuse. Dito siya dumaan ha. Diretso siya dito. Yun. Connected na siya. From fan motor, diretso na dun sa main power supply. Yun. So ito yung negative, ito yung 15 volts. Ang 15 volts natin, hindi ito magre-return kasi may diode na ginamit. Ito yan. Ito. Hindi siya magbabaser dahil dumaan siya ng isang diode eh. Yun. Galing yan dito sa ating 15 volts na supply. So 15 volts din na galing din dito sa ating isolated power. Yan. Okay. So ulitin lang natin yung drawing para medyo maliwanag. So Harensyo, dito ka. Jawo, dito ka. Ay, si Jawo. Basketball na tayo. So yung kinuha natin kanina, ito yung main capacitor. Yan, inulit ko lang. Dito yung power supply, ito yung fan. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dito niya nakinuha yan. Dumaan ang isang fuse. Okay. So, ito yung negative. Yung 15, kinuha niya sa main doon. Diretso na kagad. 15 volts. Okay. So, doon sa baba nun, ikinonek niya ang IPM. Yun. So, ang IPM, ito. Ito. Itong section na ito, IPM. Or yung supply ng compressor natin. Ito yan, ha. Ito yung main power supply. Ito yan, yung dinrawing ko na to. And yung isolated supply ng 15, ito. Connected dun sa pan natin. Yan. So, magkakadugtong siya. Magkakadugtong ang bituka nila. Okay. So ito, bubuksan na natin si fan motor. Bagong-bago. Ayan o. Oh. Ito yan. So kung iikutin natin, napakaluwag o. Oh. Compare dun sa isa na halos nakikipaglaban. Yan. Okay. So ikakabit ko na muna ito ng diretso doon. Babalikan ko pa yun. Kakalasin ko para magpakita na. Ito talsira naman to. Okay. So Miss Cameraman. Yan. So ito, nilabas ko itong video na ito kasi marami kaming na-check na board na ito. Nagpalit sila ng bagong board dahil nasira. So pinuputok niya kasi ito, maswerte lang itong board na ito dahil hindi niya dinama yung supply ng 15 volts. Ang pinutok niya lang yung isang fuse. So maaaring nakasurvive itong isang board na ito. Hindi na lang. Pero yung mga chinek namin, sira siya. And ang masaklap nito, bumili sila ng bagong board, kinabit nila, sinira ulit ang board nila. Yun. Hindi nila na-chinek ang fan motor na defective pala. So once na nasira ang fan motor, sisirain niya ang board nyo. Dahil dun sa pagkakadesign na magkakadugtong. Yun. Yun yung ginagana ko kay Parimbong. Yan, so hindi naman tayo naninira ng unit or ng product, pero pinakita lang natin para maging aware yung ating mga technician na gumagawa ng mga ganito. Yan. Okay, so tanggalin ko na muna ito.
Yung brand ni Daikin pala, meron din siyang ganito. And may history, may mga nagawa din kami. Sira naman yung electronic valve or expansion valve na tinatawag natin. So kapag ka may kalawang yon, huwag nyo nang isa palaran, palitan nyo na kagad ng bago. Kapag may kalawang, kasi maaaring sirain ang board nyo. Pero kung sira ang board nyo, at ang tama nyo ay doon sa may terminal ng expansion or doon sa electronic valve natin. So i-check nyo yung electronic valve, pag binakita yung kalawang, palitan nyo na rin, isabay nyo na sa pagpapalit ng board. Ganitong board yun, ah. So nandito pa pala yung board yun. Singit ko lang to para maging aware kayo. Yun, ah. Parehas nito. Ganito. Ayan. So kapag nakita nyo sira yung IC na ito, dito, or nasira ang board nyo dahil halos pumutok ito, dito nakakabit yung ating electronic valve. Yan. Kung nakita nyo yan, nagpalit kayo ng board dahil nakita nyo yung putok to, i-check nyo na yung nakakabit dito, tanggalin nyo na, huwag nyo nang isapalaran, palitan nyo na rin ang bago. Kasi maaaring sirain ulit. Tulad nito, nagpalit ng bagong board pero sinira. Nagpalit ulit ng board, sinira ulit. So, another gastos na naman. So, nangyayari, shoulder na ng technician yan. Ayun. So, tanggalin ko muna. Okay. Ayan. Medyo doon sa mga hindi naka-experience kasi ng ganitong mga trouble. So, kawawa yung technician. Sa halip na kumita, abunado pa. Okay. Sa loob. Kabit ko lang. Yung aircon ni Mrs. D, ganito yun eh. Yung mother ni Anchong D. Ganyan din. Ganito yun, in-install namin. Ito rin yung nasira. Yun. Mother ni paring Anchong. Kakabit ko muna siya. Ayun. Okay. Yun. So, doon sa nagtatanong, yung nag-comment, kung posibilidad bang masira ang board during umikot ito ng mabilis. Yan. Tinamaan ng malakas na hangin or bumabagyo. Ayan. So, sasagutin natin dito, ah. Eto. Okay. So, to. Sinet ko sa DC. DC voltage to, ah. Yan. So, doon sa base sa drawing ko, ito yung main. Ito yan, ah. Yung nakakonect doon sa ating pan. Yan. Connected doon sa pan. So, ito lang ang susukatan ko muna. Naka-DC voltage ako, ah. Ayan, tinuto ko positive and negative. So, wala akong source, ha? Wala akong power source. And, ito yung DC volts. Nakatutok ako doon sa ating
main filter capacitor ng power supply. Yun, oh. Tingnan nyo yung supply. Ayan, oh. Ayan, nag-restore na siya ng voltage. Ayan. So, bahagya ko palang inikot yan. Ay, ano pa kung, yun, oh, nag-switch ang relay. Nabuhay. Okay. So, kung pumasok yan dito, ibig sabihin, meron ka pa rin makukuhang 15. So, maaaring malakas na ikot. So, dito na natin kunin. Negative, positive. So, hindi siya nagda-drop siya dito dahil mabagal ang ikot natin. Pero yung main power natin, taas natin. Yun. Buhay. Ayun, dikit. Yun. Oh. Yan, oh. Nag-restore na siya ng supply. Yan. So, i-discharge natin. Okay. Ayan. So, patay na yung power natin, ha. Yan, oh. Iniikot ko pa lang. Ganito pa lang ang ikot ko, ha. Yan, oh. Yun, oh. So ayan, maliwanag na na makakasira yung ating pan motor kahit wala tayong source ng supply, maaari niyang sirain ang ating main board dahil doon sa pumapasok na nagje-generate na supply galing doon sa ating pan motor. Okay. So naka-design na kasi ito, wala tayong magagawa dito. So ipaalala niyo na lang sa customer. Yan. And kapag ka sira ang pan, ulitin ko lang ulit, kapag nakita nyong matigas ito, huwag nyong isapalaran na pagpalit ng board. So palitan nyo yung pan, kung hindi nagawa, sabay nyo siyang papalitan. Pan and yung ating main board. So hindi pwedeng board lang, kasi based dun sa i-base, yung ating experience or yung mga nagpapacheck dito na nagpapagawa, so, nagpalit na sila ng board, nakailang papalit-palit na sila, laging sinisira ang board nila, hindi nila na-check sira ang pan motor. Yun, kasi iniikot lang nila dito. So, nakita nila umikot, hindi nila kinalas na matigas na siyang umikot. So, pag matigas na, ibig sabihin niya, nagkaroon na siya ng shorted sa loob. Kasi itong ganitong pan motor, meron siyang electronic IC or electronic board pa na nakakabit sa loob. Yan. Ito yung tinatawag nating servo motor. Yun. Kung may sira na IC yun, at nag-short yung ating pan, sisirain ang ating board. Okay. So, medyo maliwanag na tayo. And, yung tanong ni Paring Bong, ayan, nasagot na naman natin. So, yung pan motor, hindi siya protect or hindi siya magpuprotect kahit na hindi umikot ang pan motor natin. Ang protection ng ating compressor sa inverter galing sa IPM, galing dito sa ating mga sensor na ito. Yun. So kung overheat siya, automatic na papatay niya yun. Kahit umaandar ang ating pan, kung nag-overcharge tayo or sobrang init ng ating condenser, isa-shut off niya yung ating IPM or isa-shut off niya ang compressor. Masisins, tama ba? Madidetect ng ating sensor. Ayan. So, mag-e-error siya or hihinto ang compressor natin. Okay? So, ayos na tayo dito. Medyo maliwanag na ng bahagya kahit gabi ngayon. Ayan. Okay? Thank you!